Chinkers! For today's episode of Chinky Bakes, super excited ako sa inyong i-share ang isa sa mga paborito kong bread recipe. Ito ang pork floss bread roll. First time ko natikman tong bread na ito sa isang kilalang bread store, and simula noon nag-research na ako ng recipe nito until makapag-come up ako ng sarili kong version ng recipe na ito. So ano pa, let's begin baking! At ito ang mga ingredients na kinakailangan natin sa paggawa ng bread na ito. For the complete list of these ingredients, ilalagay ko ito sa description box below. First things first, gagawa tayo ng tangzong. Sa paggawa ng tangzong, gagamit tayo ng 15 grams of bread flour and 6 tablespoons of milk. Para sa mga hindi nakakaalam kung anong tangzong, tangzong is a pre-cooked bread flour dough which is an Asian bread making technique to make the bread soft and fluffy. So as you can see, hinalo natin yung bread flour and milk sa isang sauce pot and isasalang natin siya into low heat or flame for less than 30 seconds. At kapag lumapot na siya, like this consistency, ito turn off na natin yung heat. Then we'll set it aside para mag-cool down ang ating mixture. Then next, gagawa naman tayo ng dough. Paghahaluin lang natin ang dry ingredients and wet ingredients. And take note, panghuli nating ilalagay mamaya ang butter. And for this, gagamit nga pala tayo ng mixer para mas mapadali ang ating production ng bread. Pero kung wala kayong mixer, pwedeng-pwede pa rin kayong gumawa nito. It will just take longer in kneading the dough. Pag na-incorporate ng mabuti yung dry ingredients sa wet ingredients, this time ilalagay na natin yung ating softened butter. Usually, if gagamit tayo ng stand mixer, it will take 15 to 20 minutes in kneading the dough. And after natin ilagay yung butter, ilalagay naman natin yung ginawa natin kaninang tangzong. Kapag nalagay na natin yung tangzong, expect na magiging wet yung dough natin. But don't worry, magiging okay din yung consistency ng ating dough later on kapag na fully developed na ang ating dough. Hayaan lang natin maging fully developed yung gluten ng ating dough. And after 15 to 20 minutes, i-check muna natin yung dough if it's ready. So using the window pane method, kuha lang tayo ng konting dough. And stretch lang natin siya like this. And kapag naka-form siya ng gantong pagka-stretch, meaning na-form ng mabuti yung gluten, and it's ready. And at this point, maglalagay tayo ng konting oil sa ating bowl. And we're going to proof our dough for at least 1 hour. So, paaalsahin lang natin ang ating dough for at least 1 hour. And while waiting for our dough, gagawa naman tayo ng ating filling. So, the filling is a mixture of mayonnaise, lemon juice, and condensed milk. Halu-haluin lang itong mabuti and set it aside. And at this point, maghihiwa naman tayo ng ating leeks. And gagamit din tayo ng grated carrots. And after natin i-grate yung carrots, i-remove natin yung moisture nito by squeezing it. And after 1 hour of proofing our dough, then we'll punch the dough. Kinakailangan natin i-punch ang dough para ma-remove yung unwanted gas and acid na na-create ng yeast during the proofing process. And at this point, we're going to flatten the dough in a tray lined with parchment paper or silpat. So gagamit lang tayo ng rolling pin in flattening our dough. And as you can see, tinutusok ko ng fork yung ating dough.
gagawa naman tayo ng egg wash by mixing the egg and milk. Kung wala naman kayong milk, pwede lang egg. Then, using the pastry brush, i-apply lang natin or papahiran lang natin ng egg wash yung ating prepared dough. So, yung egg wash yung makakatulong para dumikit yung pinrepare nating vegetables kanina. And at the same time, mas gaganda yung kulay ng ating bread kapag nilagyan natin siya ng egg wash. At pagkatapos ilagay yung carrots and leeks, naglagay din ako ng sesame seeds. And since ayokong masayang yung ginamit natin or ginawa nating egg wash kanina, so ilalagay ko yung kalahati nito on top of our dough. And at this point, we're going to bake this on a 180 degrees Celsius preheated oven for 18 to 20 minutes. So ako, I prefer baking this for 18 minutes para hindi masyadong toasted yung ating bread. And right after natin ma-bake yung bread, hanggat mainit pa ito, iro-roll na natin ito agad-agad. Kasi kapag lumamig na yung ating bread at doon lang natin siya iro-roll, may tendency talaga na mag-crack yung ating bread. As you can see, finlip natin yung ating bread para dito natin sa side na to ilalagay yung ginawa nating filling kanina. Apply a generous amount of the filling and after that, using an offset spatula, ispread lang natin mabuti yung ating filling mismo sa ating bread. And after that, maglalagay naman tayo ng ating pork floss bilang palaman ng ating bread. Gaya nga ng sabi ko, hanggang mainit yung ating bread, doon na natin siya mismo iro-roll. At mahalaga din na gumamit tayo ng parchment paper during rolling para mas madali natin siyang mahawakan. Then we'll divide the bread into 12 equal pieces. At para mas magandang tignan ng ating bread, maglalagay tayo ng konting palaman at lalagyan natin ng pork floss yung bawat gilid niya. And voila! Ito na ang ating pork floss bread roll. Subukan niyo na din itong gawin. Thank you for watching! And please do subscribe my YouTube channel, Chinkylized, for more recipe updates.